One ay we welcome yung declaration na ESG free sila. For a long time, yung effort talaga ng security sector is to ensure na magiging ESG free ang Sulu. Hindi kami parte doon sa assessment ng declaration, but we welcome that development. On our part, aggressive yung complementation ng security measure at saka development programs na inintroduce ng BARM doon sa Sulu. In particular, Patikol, yung lahat ng barangays na pinabalik after 20-15 years na hindi sila doon sa barangay, tinulungan natin yon from assistance sa pamamagitan ng mga pagkain na dinala nila nung umuwi sila, kalsada leading to the barangays na pinapauwian sa kanila, government centers, in my case, barangay halls doon sa mga barangay sa Patikol na pinauwian, water systems, lahat ng program para ma-ensure na peaceful at develop yung communities nila ay ginawa ng BARM. So, natutuwa tayo na ngayon, nire-reap natin yung benefit ng investments over the years. Ang hope natin ay ma-keep natin na ESG-free yung Sulu, and hopefully, yung development would proceed much faster this time around dahil wala tayong security concern.